Isa ang Pampanga sa madalas na tamaan ng mga kalamidad kagaya ng lindol at pagputok ng bulkang Pinatubo noong taong 1991. Bukod dito, madalas din ang pagkakaroon ng vehicular accident sa lalawigan na nangangailangan ng agarang responde. Kaya naman nabuo ang Deca Clark Residences and Resort Homeowners Emergency Response Team sa Barangay Margot, Angeles City na mayroong 47 miyembro. Totoo po na yung rescue team is minsan napapatagal sa biyahe dahil po sa traffic. Kaya po sabi ko, dapat po tayo magtayo ng rescue team para pag mayroong naatake o kaya mayroong mangailangan ng medical na attention, meron na po yung first aider o kaya first responder na tutulong sa pasyente habang naghihintay ng ambulansya. At upang mas magkaroon pa ng malawak na kaalaman at kasanayan sa rescue operation, lumapit ang grupo sa UNTV Rescue para sa training. In short, marami na po kayong mga karanasan. So kung ano po yun yung mga karanasan nyo, gusto rin po sana naming malaman at maibahagi po sa amin para pagdating po ng mga pagkakataon na kailangan din po ng aming tulong, mai-apply po namin sa ating community. Kaagad naman itong tinugunan ng UNTV at nagsagawa ng face-to-face rescue training sa Deca Clark Barangay Margot, Angeles City, Pampanga. Tiniyak naman ng grupo na mahigpit na nasusunod ang health protocols upang maiwasan ang hawahan ng COVID-19 virus. So, unang-una, ang ikinukonsider natin dyan is yung bang area kung saan gagawin yung training ay hotspot. Inaalam din natin kung marami ba yung mga cases doon sa lugar na yon. At second, pinapatupad natin yung maximum health protocols like wearing of face mask, proper hand sanitation or hygiene, and then chine-check din natin yung mga participants kung sila ba ay may mga symptoms. Ganun din, nag-check din tayo ng mga temperature. At ang isa pang tinitingnan din natin dyan is yung venue kung saan gagawin. Kasi ang isang inire-required sa atin is dapat spacious, maluwag. At saka mas maganda is yung in and out naman yung hangin. So less yung chances natin ng contracting yung virus. Ilan sa mga tinuro ng UNTV sa DECA Emergency Response Team ang tamang pag-handle sa pasyente at tamang pangangalaga sa mga ito gaya ng cardiopulmonary resuscitation sa mga matatanda at bata, proper body mechanic o tamang pagbubuhat ng pasyente, proper bandaging, proper splinting at rescue breathing. Hindi lang sila basta makatapos, hindi lang natin basta magamit na yung term na certified, but yung kaya nilang makapag-perform doon sa patient. Kasi para sa akin, yun ang mas katunayan na ikaw ay certified or isa kang trained na makapag-perform is through your action pagka may mga emergency situation. Kaya God willing, pagka nakatapos sila, so they are able and capable na makapag-response. At kaninong umaga, nasubok ang kaalaman ng mga participants sa written at actual examination at binigyan rin ng isang simulation exercise. Kahit naman na may pandemic tayo, tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagtulong natin sa kapwa sa pamamagitan ng pagtuturo through online. And ngayon nga, dahil ina-allowed na naman tayo ng IATF na magsagawa ng mga ganitong face-to-face procedure, so magkukontinue pa rin tayo despite na may pandemic at susundin pa rin naman natin kung ano yung rules na ibinababa ng IATF. Yun din naman po yung sinasabi ni Kuya na ano man ang circumstances, ano may pandemic man o wala, awa ng Panginoon, magtutuloy ang use and rescue sa mga advokasya na atin pong ginagawa. Napaka ganda po ng hiling namin na ibigay po ng UNTV yung kahilingan namin na i-train nyo kami para marami pa kami matutunan at ma-share sa mga kasama naming homeowners. 100% matuto kami and 100% na mas mataas pa yung ibibigay sa amin ng UNTV. Sa UNTV po, maraming salamat po sa inyo dahil napagbigyan nyo yung kahilingan namin dito sa DECA na i-training kami na hindi namin sukat akalain na may bibigay talaga ng UNTV. Salut po, UNTV!
Matapos ang limang araw na pagsasanay sa Advanced First Aid at Basic Life Support, ay kaisa na ang DCRRERT sa advokasya ng UNTV sa pagsagip ng buhay. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.